napakasarap sa pakiramdam ng isang magsasaka na makikita mo yung iyong mga halaman ay lumalago, yumayabong na talagang ikaw ay sa sarili mo at sa mga magsasaka ay natutuwa dahil ito na yung kumbaga ay benepisyo ng mga magsasaka at ito na sabi yung income ng mga magsasaka na talaga namang taos sa puso yung pagmamahalo sa mga halaman, yung pagmamahalo sa mga tanim na kung paano siya ay gumanda at yumabong. So noong 2004, ang mga tao dito sa lugar ay halos walang kabuhayan at natawunan ang mga sakahan at ang mga kabahayan ay na-wash out. Marami halos namatay ng mga tao dito sa General Nakar. Masipag ay isang network ng mga magsasaka, organisasyon ng magsasaka, mga siyentista at mga non-government organizations na ang pangunahing gawain ay magsulong ng isang makakalikasan no, na uri ng pagsasaka. At dito rin ay ini-enhance namin yung biodiversity conservation, associated knowledge at syempre isinusulong namin yung karapatan ng mga magsasaka sa lahat ng antas. Ito naman yung nakikita namin na pinaka-appropriate na natugon no doon sa kakulangan sa pagkain at kahirapan lalo doon sa agrikultura kasi sa organikong pagsasaka o sa agroecology no in general hindi mo kailangan ng maraming external inputs na i-enhance ito ang diversity sa community yung agroecosystems no napapayaman nito. Kung ito ay talagang may angking kasipagan ng magsasaka ay yung pagsasaka ay talagang magiging tuloy-tuloy dahil habang ikaw ay nagtatanim nag-iimbak ka ng mga organikong pataba at ito ay sa susunod na taniman pwede mo naman siyang gamitin habang nagamit mo na yung iyong na-compost. Okay, pagdating naman doon sa mga pamatay peste, ginagawa namin bilang isang magsasaka ay di unang-una, magtatanim na kami muna ng mga insekrepelan doon sa aming sa palibot ng aming taniman dahil ito ay pagtaboy sa mga kulisap. Yung proseso ng paggawa ng pamatay peste ay di siyempre maghahanda kami ng sili, maghahanda kami ng makabuhay, tapos maghahanda rin kami ng nami para ito ay aming didikdikin. Ito ay magkakahalo-halos. Tapos siya ay i-spray namin sa mga halamang may uod. Dahil ito yung aming alternatibo na pamatay peste doon sa aming mga halamang tanim. Siyempre maraming criticism kasi sa organic agriculture o sa agroecology no ang sinasabi ng iba kasi medyo mabagal no dahil nga kailangan mo i-restore yung lupa. Sabi ng mga magsasaka na kailangan mo kasi ng maraming labor no at maraming knowledge sa agroecology, mga bagay na nawala dahil sa Green Revolution. So, nababagalan sila at hindi mo masisisi ang mga magsasaka dahil din sa hirap ng pagsasaka ngayon. Yung financial na pangangailangan na babawasan nito no at na-enhance nito ang yung organizational ba yung sa social structure doon sa community mas na-enhance niya dahil kailangan yung magsuportahan sa komunidad eh hindi mo siya magagawa ng ikaw lang kailangan yun so ito yung mga inaibabalik ng organikong pagsasaka.
So bilang isang leader kababaihan, ito ay malaki yung epekto. Dahil sabi nga natin, paano tayo makakapagsaka? At paano tayo makakapagsaka ng maayos sa ating sakahan kung ito naman tayo naman ay may nakaambang panganib sa taas? Paano kami makakampante halimbawa sa gabi, lalong-lalo na sa gabi sa pagtulog? Siyempre kung ayang dam na ayan ay naandyan sa taas at kami ay nasa baba, bilang isang mga magsasaka, na doon na palagi yung nakaambang panganib.